Kahit final na ang April 30 deadline sa pagpapakonsolidate ng mga jeepney, tiniyak ng LTFRB na hindi agad sila manguhuli pagdating ng May 1. Saksi si Darling Kai. Dito ko binuha yung anak ko, pag-aaral, yung mga masada. Dahil ito lang ang alam na pagkakakitaan sa nakaraang 25 taon, nagpa-consolidate na ng kanyang jeepney si Benji. Bago niyan, nagdalawang isip siya. Hindi pa namin naiintindihan nung una. Kaya hindi pa kami sumali. Sinabi na mismo ni Pangulong Bongbong Marcos na wala ng extension yung April 30 deadline para sa application for consolidation ng PUVs. Pero sabi ng LTFRB, hindi raw ibig sabihin na simula May 1 ay manghuli na sila. May proseso po yan. Pag hindi ka nakapag-consolidate, padadalan ka namin ng notice. Pag talagang wala kang magandang paliwanag, then we will issue the order revoking your franchise. At pag na-revoke na yung franchise mo, that's within 15 to 20 days, at ikaw ay pumasada pa, either ang LTO or ang local government unit na po ang huhuli sa inyo. Sabi ng LTFRB, mahigit 77% ng mga pampublikong sasakyan ang consolidated na. Lagpas na raw yan sa target dahil bahagi talaga ng plano ng LTFRB na mabawasan sila sa kalsada. Sapat umano ang mga matitira dahil may sasalupang mga bus, UV Express, TNVS at mga taxi. Part ko ng modernization is alisin po ninyo yung mga ibang sasakyan sa daan. Sa kabila niyan, lahat ng 85 miyembro ng Pasig Transport Alliance ay hindi raw magko-consolidate. At kung kami huhulihin na kaming kulurun at walang barangisa, yun ang naging plano namin, itambak na lang namin sa harapan nila ang aming mga unit. Yan din ang balak ng 80% ng mga miyembro ng Tanggol Pasada Network na ayaw ding magpa-consolidate. Kung huhulihin kami ng AUNO, talagang tatambak na lang namin yung unit namin sa harap ni LTFRB. Kaya namin yung jeep namin sa bahay namin. Kahit pa may subsidiya ang gobyerno para sa pagbili ng modern jeepney, may huhulugan pa rin na siyang tinututulan ng iba. Huhulugan mo siya ng 7 years, tapos makapupunta lang sa co-op, masyadong masakit ka. Huwag ho muna tayong tumutol, tulong-tulong muna tayo. Ngayon, pag hindi ho maganda yung kinalabasan ng ito, on the assumption ho, we're always open for revision. Kasunod naman ang direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos na suspindihin muna ang paninikit at pag-impound sa mga e-bike at e-trike hangga't paninita at pagbibigay paalala na lang muna ang ginagawa ng mga otoridad. Pero, gayon ng MMDA, bawal pa rin po tayong dumaan dito sa mga major roads natin, ha, gaya ng MacArthur. At kung nasita na pero nagpupumilit pa rin dumaan sa mga major roads sa Metro Manila, meron mga pong tayong ibang batas na pwedeng apply, like disobedience sa person in authority, yung mga ganoon po, driving without license or disregarding traffic signs. Para sa GMA Integrated News, ako si Darlene Kai, ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayo maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.